Kamusta naman kayo? Nag-lunch na ba ang lahat? So, sa mga viewers natin na kakapasok lang, please, paki-comment kung okay ang ating audio. Ayan. Ayan, teka lang. Setup muna natin. Guys, pa-comment nga kung live na tayo. Baka maloka tayo, no? Sabagay kasi pag ganito, parang pag 1 minute lang, tsaka pa lang siya manonotify sa inyong mga YouTube apps. Ayan. So, ayan guys. So, we have 3,000 viewers. Pataasin mo natin bago natin i-discuss yung ating topic this afternoon. Or this noon. Kasi ano, alas 12. Ayan. Hello everyone. Mag-comment na guys kung okay yung ating audio. Clear ba guys? Clear? Anong ulam nyo? I know, iba sa inyo nagla-launch. Dapat kasi ang live natin ay mamaya pang alas 7. However, I don't have time talaga. Kasi di ba every Saturday, nagkakaroon tayo ng live ng alas 7 ng gabi. So, yun, dapat kasama lang si Geisel. Eh, hindi naman pwede si Geisel ng afternoon. So, solo muna tayo. At least itong live natin, pwede tayo magkaroon ng mga discussion, batuhan, mga questions, so sasagutin natin lahat. Sabi ni Gandaging, loud and clear. Brownie Pinoy, aloha RJ, just tune in. This is Cesar Nogal, hi RJ, hello. So thank you so much sa mga kakapasok lang. Ayan. Empre, hello RJ, good afternoon. Sana nag-lunch ka na before the live para energy pack na pack. Actually, kaka-lunch ko lang. Actually, brunch na siya. So, bihira na ako mag-breakfast. Ang ginagawa ko talaga pag morning, more on coffee lang. Tapos, ayun na, magkasama ng breakfast at lunch. Usually, 11 a.m. ako nagbabrunch. Emily Gudotti, hello RJ, shout out please. It's my natal day on the 16th. Shout out Emily Gudotti. Ayan. Powder to Toast Man, hola RJ, nakaabot din sa live mo. Oo, kasi tanghalin tapat tayo nag-live, no? Don't worry, maganda ang ating topic at saka worth it talaga siya panoorin. Kasi nga, ayan, pataasin muna natin. Embre, same kasi magpapas ako ng early, parang liligwak yung chan ko. So brunch, it's a key, oo. At saka diet tayo, syempre. Nasa ano na tayo, alam nyo na, ang age. Mabagal na mag-process ang metabolism. Maria Elena Teresa Terariray Mondonedo. Sawadika, watching from Bangkok. Happy Songkran Festival here in Thailand. Oo nga. Ang dami ng mga ano, yung mga friends nagpunta ng Thailand. Pero kami pupunta kami ng Thailand sa June pa. Yun. Pero sabi na masaya daw talaga ang Songkran. Pero mas gusto ko yung ano, lang na travel. Kasi syempre, di ba, by June dito sa Pilipinas, medyo nag-uulan-ulan na. Pero sa Thailand, mainit daw. So, doon tayo pupunta. Ayun. So, paabotin natin yung 100 yung ating ano viewers so we can discuss na. Ayan. Kamusta naman yung araw nyo? Hello! Hello, hello, hello. Ayan na, malapit na magkaroon ating friends. Okay. Ang topic natin this afternoon kasi sa previous live natin together with Mama Sam, ang naging basis natin sa pag-a-analyze ay yung ating previous Miss Universe Philippines 2020 to 2023. So technically, si Rabia, si Bea, si Celeste, at saka si Michelle D. So yun yung naging basis natin kung ano ba, kung sino bang kukoronahan ng MUPH 2024. So doon na-discuss natin paano ba nanalo si Rabia, paano ba nanalo si Celeste, paano ba nanalo si Bea, paano ba nanalo si Michelle D. Ayun. Pero this afternoon, pag-uusapan naman natin ano ba ang standard ng Miss Universe under JKN era. Kasi di ba ito, nanalo si Arbonne at saka si Shaynice. However, yung pagkapanalo nila, syempre meron din difference. So, pwede tayong isip, sino ba ang pwede nating ipadala kung makakatapat kay Arbonne at saka kay Shaynice Palacios? Isa pa, makakatulong din na i-discuss din natin yung pumapasok sa top 5 kung traditional beauty queen ba yung mga pumapasok sa top 5 under JKN or hindi.
Ayan. So, di ba, ang ganda ng ating topic. Don't worry, masyadong malaman to. So, marami kayong matutunan. At I'll make sure na hindi tayo magiging kanal for today's video. Ayan. Jake and Ira, walang background sa ibang pageants ang nagiging winner. Just my opinion. Ni Mildred Enrique, sino po? Si Shanice po ay galing po ng Miss World at pumasok po siya ng Top 40. Ayun, Mildred Enriquez. Ayun, Brownie Pinoy, will you meet up with Mama Sam when you go to Thailand? Yes, magkikita kami ni Mama Sam at gagawa kami ng travel vlog. Charot. Kasi di ba si Mama Sam meron siyang tawag dito another channel for daily life, ganun. Oo nga naman, Inday DP, hi RJ, just press like as my support to you, always watching your vlog. So, thank you so much. Paki-like ng ating live kasi I know naman na iba sa atin nagla-lunch pa. So, palike. I think first foundation of trait that JKN mapapansin nila sa radar is an X factor. The face, the presence, the business kasi ay yung eksena. So, may wow factor talaga. Yung tindig and standing posture. Ayun. Sabi ni Embre. Okay, guys. Magbalik tanaw muna tayo para maganda yung ating reference. Kasi during the Trump era, masaya kong sabihin na talagang plakado talaga tayo kasi lagi tayong pumapasok. Pero hanggang doon na lang tayo, lagi na lang tayong pumapasok. Pero hindi tayo nananalo talaga. Kasi we all know, sa Trump era, ang nananalo dyan ay, nababahin ako. Ang nananalo dyan ay maganda, malakas ang stage presence, maganda, at saka maganda talaga. Di ba ganyan naman kasi sa Trump era? Kasi talagang face talaga at body talaga ang pamantayan talaga o ang standard sa Trump era. Kasi di ba may mga queens tayo dyan na napapansin natin na balay-balentong talaga ang sagutan sa Q&A pero still nananalo. Tapos ang beauty natin, mga Pinay beauty natin, still nakakapag-penetrate naman tayo sa top 5. Kasi nga, ang mga Pilipino, marunong tayong mag-adjust kung ano yung hinahanap ng Trump era. Kaya nga, kung makikita nyo yung mga pinapadala natin, lagi natin ang pamantayan, mga Latina. Kasi nga, sila laging nananalo during that era, di ba? So, sa styling, sila Shamsi, sila Janine, sila MJ, talagang hinuhulma talaga tayo sa pagiging Latina, lalo si Shamsi talaga, napagkamalan nga siya ni Jimena Navarrete na Latina eh, kasi sa ayos eh. Di ba? Kung maaalala nyo, di ba? So, yun. And for the IMG era, ito naman kung mapapansin nyo nung na-turn over na sa lalo noong 2015, yung top 5 na pumasok ay galing sa iba't ibang continents, di ba? Kasi may Philippines, Colombia, Australia, France, and USA. So doon, para nag-experiment sila, okay, ano ba dapat ang maging branding natin as the new, may hawak ng Miss Universe, di ba, ganyan? Ano yung sa era ng IMG? And during that time, nanalo si Pia Words Back, di ba? So, ang naging standard talaga that time si Pia, kasi nga, aside sa naging successful talaga ang organization, biro nyo naman. Yung corona na ipasa niya pero extended ang contract kasi nga tiba-tiba talaga sila kay Pia during her time, 'di ba? Parang golden era talaga 'yun ng Miss Universe, 'di ba? Parang grabe 'yung nangyari noon. Grabe ang naipasok ni Pia na anda. Kaya 'yung mga sumunod doon, sila Iris, sila Demi, kung mapapansin niyo hanggang sa kung mapapansin niyo lahat ng nanalo during the IMG era, talagang matatalino talaga kasi Katriona pa, di ba? Ayun, talagang matatalino talaga. Hindi sila nagpapanalo ng alam nyo na unless may nakalusot na isa kasi nga Telemundo ang humawak nung time na yon. Pero kung mapasin nyo, ang standard, okay, itong standard ng IMG, kailangan matatalino talaga, legit ang advocacy, ganyan, malakas ang business side. So, kung mapasin nyo, nagpapasahan lang tayo ng corona ang South Africa at Philippines, di ba? Parang sa years ng IMG, hindi talaga nawawala ang Pilipinas. Pero eto na, punta na tayo sa JKN. Pero bago muna tayo pumunta sa JKN era, hello Manong Dar! Ayan.
Hi, RJ, pa-shoutout po, Rick Anthony. I think Atisa na talaga best representative natin sa Mexico, sabi ni Brian. RJ, do you think Alexei will have 100% chance of winning the crown? Sasagutin natin later on yan. Kasi nga, magiging basis natin or ating standard ay yung dalawang queens under JKN era. JKN, unpredictable. They would be wanting someone with a long outstanding advocacy, then someone who is transformative, then someone who has strong communication skills. Hindi natin sure when it comes to communication skills because ang ating winner or sabi natin pumasok sa top 5, okay, din discuss natin niya para maganda yung ating flow. I think, nabasa na natin ibang comments. Magandang hello, magandang RJ Mount Cabin. hello kay RJ, long time no see. Pa-shout out naman, hello Tableo. Nga, parang absent lagi si Tableya, no? Okay, ito naman, JKN era. Kapairap eh, no? For the JKN era, hahatiin natin to sa dalawa. Yung year 2022 at year 2023. Year 2022, obviously, ligwak tayo. Kasi nga, nakitaan tayo ng butas kasi ang sinasabi nila, transformational leader kuno ang hinahanap nila. So, kung mapapasin nyo, yung pumasok sa ating top 5 talagang, actually, yung nag-semi, top 16 talagang kuda talaga, legit ang advocacy, talagang nag-background check talaga sila ng mga candidates kung legit ba talaga yung pinaglalaban ito. Doon tayo nadali kasi yung ating candidate sobrang ganda talaga, di ba? Si Celeste. Kumbaga, tinuturing natin si Celeste na isa talaga sa pinakamagandang na ipadala ng Pilipinas sa Miss Universe stage. And then, kung mapapansin nyo, yung top 16, may mga black woman din tayong pumasok doon. Pero nung top 5 na, naubos talaga kasi ang pumasok during that time, of course, USA, Venezuela, Puerto Rico, andyan ang Curacao, ang Dominican Republic. So, kahit sabihin natin, okay, transformational leader ang hinahanap, ganyan, ganyan, but at the end of the day, the traditional beauty queen pa rin yung pumasok sa top 5. Kasi diverse pa rin yung mga pumasok sa top 16, di ba? Pero yung traditional pa rin ang hinahanap, di ba? And then the following year, siyempre, napaghandaan na natin. Okay, transformational leader. Nagpadala tayo ng isang candidate na napakalakas talaga, na walang butas, na si Michelle D. Kasi, as in, lahat ng hinaharap ng JKN na kay Michelle D na. Pero, ang lola nyo, pumihit na naman. So, technically, iba ang JKN ng 2022 at 2023. Kasi, isa sa venue, kita nyo, nagpasukan talaga ang mga sa bagay, during nung 2020, pasok mga suki ang mga Latina, pati rin nung 2023, di ba? At din yung mga sinasabi natin, mga transformational candidates, yung mga high caliber talaga, like South Africa, USA, at isa pa, ang ating pambato na si Michelle D. Grabe, inunti-unting nalagas talaga, naloka tayo. Di ba? Kasi nga, pumihit na naman sila. Kasi nga daw, ganito yung mga judges, ganyan, nandito tayo sa ganyan. Parang nakakaloka. At the end of the day, traditional beauty queen na naman yung pumasok sa top 5. At if you don't know, yung traditional beauty queen na sinasabi ko, ito yung typical na beauty queen na matangkad, maganda, malakas stage presence, at saka maganda, Ganon, di ba? Ganun yung mahabang buhok, ganyan, at saka maganda pa din. Kasi, yung Q&A or level ng communication skills na pumasok sa top 5, masasabi natin na okay lang, unlike nung previous year na wherein nalaglag tayo. Parang mapapaisip ka, kung kailan nakahanda na kami, iiba na naman kayo nang hinahanap. Parang napapaisip ako, ano bang standard ng JKN? Kasi guys, kung babalikan natin yung sinabi ko kanina, way back year 2015, ang IMG era, nag-experiment sila, di ba? Yung napag-experimento nila, magkakaibang continents, di ba? Parang isa lang talaga ang pumasok. Kasi maalala nyo, during that time, talagang pukpukan talaga sa mga Latina si Dominican Republic, Clarissa Molina, at si Adriana. Pero isa lang ang ipinasok sa kanila kasi nga kung sino yung mas malakas. So ito, since yung IMG, very successful sa kanilang pag-experiment kasi nga
grabe nga yung nagawa ni Pia sa organization. Ito naman, na 2022, pagkapanalo ni Arbonne, alam naman natin yung mga nangyari, mga iskandalo. Kasi minsan, yung beauty queen natin na si Arbonne, sinasapawan ni ano, Halo Universe. Diba? Talaga nako-call out talaga siya. Parang, ewan ko, parang naging malamlam yung reign niya. Tapos ito naman si Shaynis. Noong pagkapanalo niya ng Miss Universe, parang walang ganap, ganyan. Pero recently, no, in fairness naman, no, sa mga nakaraan, ang dami ng ganap ni Shaynis Palacios sa mga activity. Pero ang sinasabi ko lang, I think kailangan na tayo magpadala ng traditional beauty queen. Ayun, parang hindi tayo magkakamali kung anumang irang, ano ng JKN, basta traditional beauty queen. Diba? Yun, so ikat muna natin doon at magbasa muna tayo ng mga comments. They are looking to promote their beauty products, etc. It's called crucial. The girl must be a stunner that can be cover girl for the brand. Sabi ni Dario DiMarco. Sabi ni Street, ano, Love's Pageantry. Ayun, okay, ayun, sige, pag-usapan natin yan. Street, ano, Street Also Love Pageantry. In fairness, ah, Street Also Love Pageantry. Kasi naman yan, if madala tayo, di magaling sa comms, baka ligwak naman tayo dyan. Dapat padala tayo, complete package, may magaling sa comms. Sabi ni Lawrence, Arbonne is a well-rounded winner. Sayang, may potential siya. Natabunan lang talaga siya ni Halo Universe Pageant Foodie. Interesting, are you curious ako later on how your candidates that has a trait, traditional beauty? Brownie, I believe JKN is now looking for a lady whose name is Atisa. Hey, sabi ni Brownie Pinoy. Sabi ni Joffrey, totoo po bang si Gabrielle Basciano na ang pambato ng MGI? Hindi ko po alam. Mag-focus mo na tayo sa Miss Universe. At saka sabi ni Beanie. Siyempre, hanggat walang official announcement, huwag mo na maniwala. Ganun. Kasi asap na, mga rumors pa lang yan. Ang makakapagsalita na makaka-impress sa judges, doon muna tayo. Hindi din, kindest. Kasi nga, sa last edition, parang wala naman na-impress. Wala naman na-impress sa mga sagot sa top 5. Love your intense way of slicing up your reviews. Keep it up. Hatching na dali. Hatching na dali. Manong Dar. So, ayun. Okay. Ito na. JKN 2022 at JKN 2023. Kung pagbabanggain natin, yes, transformational leader ay hinahanap na 2022. And then 2023, iba naman hinahanap nila. Pero kung titignan natin, ang common denominator na pumasok sa top 5 ay traditional beauty queen. Ayun. Kasi sabi ko, di ba parang, si Michelle, parang naano na naman tayo, na mekos-mekos na naman tayo. Pero kung i-justify naman natin yung nagpasokan sa top 5, makikita nyo traditional beauty queen. Kasi di ba si Michelle, ang iksi ng buhok, may tattoo, ganyan. Tapos kakaiba yung in-offer. Pero yung pumasok sa top 5, yung hindi mo naman ganun kagaling magsasagot sa Q&A. Pero ito yung mga beauty queen talaga na maganda. Kasi nga, traditional beauty queen, ganun. So sa atin, kung magbe-basis tayo kay Arbonne at kay Shaynis Palacios at sa mga top 5 na nagpasukan noong 2022 at 2023, sino-sino ba yun? Kumbaga, kung ito yung mga candidates na... So, ito yung mga candidates na ano, parang safe ipadala at syempre didiscuss din natin yung candidates naman na pwede tayong sumugal. Yun. Kasi diba, 2 years pa lang ng JKN, nag-iba-iba, pero baka mamaya 2024, nag-iba na naman. Maluloko na talaga tayo. So, di ba nga guys, ang biro ko, baka mamaya, ang prototype na hinaharap ng JKN, kahit anong prototype, wag lang ang Philippines. Ganun. Okay. Ang unang-unang naisip ko kapag JKN, at kaya nga kinoconsider ko na malalakas to mga manok ko, diba, ang manok ko, again guys ha, kung hindi kayo sure, very vocal naman ako, pero still, hindi ako biased sa pag-review. Ang mga manok ko, Atisa Manalo, Tara Valencia, Victor Velasquez, at si Alexi Brooks. So, apat yung aking manok. Kumbaga, itong mga manok na to, ito yung binabantayan ko talaga. Pero still, hindi tayo biased. Kaya yung tatlong manok ko, laglag sa tourism video. Ayan. Una, si Atisa Manalo,
ang safe ipadala sa Mexico. Kasi traditional beauty queen, maganda, matangkad, matalino, tapos may ito nga, universal ang beauty, malakang stage presence. Kumbaga kung si Atisa ipapadala natin, mas magpo-fall siya dito sa ano, sa ano, JKN na 2023. Yun, 2023, kasi nga, hindi, wala naman nag-tsuk-tsaka ng Q&A doon, di ba? So, kung tutuusin, ang level ng communication skills ni Atisa, kung ikukumpara mo sa mga nagpasok sa top 5, kanyang ligwakin lahat yon. At saka, sa beauty din, di ba? Napakaganda talaga ni Atisa Manalo. So, kung ipapadala natin si Atisa Manalo, pwedeng-pwede talaga siya makasurvive sa Mexico. Plus, nakarinig tayo ng, ano, chismis from Thailand. Kasi nga, si Halo Universe, parang hindi siya mahilig daw talaga sa mga women of colors. Ayun ang nakakaloka sa kanya. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga nagpapasokan sa top 5, wala talagang black woman doon. Meron man si ano, mga brown, ganyan. Si, paano ba discuss? Paano bang ano? Si Puerto Rico, ano bang tawag doon? Pero hindi naman siya totally black, di ba? So ganyan. Pero makikita nyo, di ba, sila Miss South Africa, after the ano, nilaglag na talaga lahat. So yung traditional beauty queen pa rin ang hinahanap talaga nitong Halo Universe na to. Isa pang nakikita ko din pambato ko sa mga mano ko, si Victoria Velasquez Vincent. For Victoria Velasquez Vincent, pwede talaga siyang ano, mag-survive sa Mexico. Kasi nga, as in total package si Victoria, traditional beauty queen, matangkad, mahaba ang buhok, maganda ang balat, maganda ang mukha. Very good in communication skills. Kumbaga, 2022, at saka legit ang advocacy, kung 2022 at 2023 JKN, walang butas, makakasurvive talaga si Victoria. I know, ang worry nyo, sabi nyo, eh paano yun kuya, parang hindi naman siya parang magsusurvive sa Mexico, ganyan-ganyan, kasi ganyan, ganito, ganyan. Kasi kaya nyo nasasabi yun, kasi nga, wala pang Miss Universe na nananalo na parang si Victoria Velasquez Vincent. Kumbaga, wala siyang ka-prototype talaga. So, if ever na siya ipadala natin, more chances of winning talaga kasi wala talagang kawala si Halo Universe. At saka, hindi siya mukhang Asian, di ba, si Victoria? Kasi alam naman natin, tayo mga Asian, aminin niyo sa sarili niyo yan, makakita tayo ng mga puti, di ba? Kunya, nasa beach kayo, nasa vacation kayo. Gandang-ganda na talaga tayo. And I think, ganun naman din si Halo Universe. Kaya nga, si Antonia, di ba, ang pinadala ng Thailand, hindi naman pure Thai si Antonia, pero, ano, gustong-gusto niya, muti ka na nga makuha ang korone, di ba? Tapos, isa pa nakikita natin, si Tara Valencia. Ang lakas, guys, talaga ni Tara Valencia. At as of now, di ba, ang sociology, number one na siya, kasi nakikitaan talaga ng potential si Tara Valencia. Kumbaga, ito'y talaga yung makikipagbardagulan talaga sa mga Latina, ganyan, traditional beauty queen talaga. Kasi nga si Tara, kung makikita niya sa personal, sabi, ako na nagsasabi, mako-consider niya si Tara na isa sa pinakamagandang beauty queen na nakita niya sa personal. Kasi ang tangkad, 5'9". Tapos ang lakas ng stage presence. Pero syempre, ang wina-workout ngayon ni Tara ay yung kanyang communication skills. Kumbaga, kung JKN, magfo-fall siya sa 2023. Kasi kung 2022 na JKN, ang mangyayari, wala, ma-chuchugi talaga si Tara Valencia. Pero kung ito naman, 2023, kaya niya mag-penetrate sa top 5. Kasi kung makikita niyo ang format, nag-base lang talaga sa evening swimsuit and evening gown. And for those areas naman, kaya mag-survive talaga ni Tara Valencia. At nakikita naman natin dito yon. Pero still, kakabahan tayo kapag kudaan na ang ganap, di ba? Siguro, ano, kaya manalo ni Tara Valencia, pero yung nervyos, kunyari, nakatungtong na tayo sa top 5, yung nervyos natin, tataas talaga, syempre, di ba? Kasi alam naman natin yung level ng comm skills. Pero nag-i-improve na, pero still, kailangan talagang, ano, improve ni Tara na kaya niya. Ganon. Hoy, tama ang prediction ng Missology last edition ng Miss Universe Philippines. Pero kasi after ng prediction nila, after na ng prelims, yung si Michelle yung winner nila. Yun. Next naman, Alexi Brooks. I know si Alexi Brooks, ito yung ano, candidate talaga, malakas talaga, matalino, maganda. Pero nagfo-fall si Alexi Brooks under IMG era. Ayun, kasi di ba
kung IMG era to, definitely wala nang usap-usap, ibadala niyo tong babaeng to, talagang chuchok-chak talaga yan sa ano, comm skills. Kasi napapansin natin, di ba, for IMG, mas nai-impress talaga sila sa ano, babaeng very powerful ang ano, ang utak, di ba? When it comes sa ang utak, yun. Talagang powerful talaga. Pero dito, kung si Alexi Brooks ang ipapadala natin, talagang sugal ang mangyayari. Parang, sige, since ganito hinahanap, sige, sumugal tayo. Kumbaga, hindi natin alam kung kaya ba mag-survive ni Alexi Brooks. Kasi nga, again, traditional beauty queen yung pumasok sa for the last 2 years ng JKN, di ba? Yung mahabang buhok, di ba ganun? So, yung mga black, like si Miss South Africa, na sobrang lakas nun ha, noong 2023, talagang pasok siya sa top 5 vlogging prediction, pero laglag. Tsaka si Noelia Voigt ng USA, laglag din. Kasi si Noelia, hindi siya traditional beauty queen, kasi nga, ang baon niya, transformational leader na gano'n, tsaka maliit. So, yung maliit, di ba, pasok yun sa IMG, basta ganito, tsaka ganito. Pero sa JKN, tanggal after the swimsuit. So, ganun. So, just in case, hindi man pala rin si Alexi sa edition na to ng Miss Universe Philippines, pwede siya mag-try ng Miss World, pero kung magka-try siya ng Miss Universe Philippines again, magpahaba siya ng buhok. Ayun. Kasi kailangan natin mag-adjust. Kaya nga tayo nananalo pa rin sa mga beauty pageant kasi ang Philippines, kaya natin mag-adjust. Kung ano ang nire-require ng organization, ito din dapat nating ipadala. Ganun. Hindi dapat tayo masunod. Sila talaga. Sila may ari. So, tayo mag-adjust. Sino ba ba? Ito, isa pa nakikita ko, pasok sa top 5 ko, si Chris Tiffany Hanson. Chris Tiffany, hindi na siya yung ano mo masasabi natin? Kasi, di ba, nahuli natin si Halo Universe na ano, parang traditional beauty queen pa rin ang kokoronahan, pero yung mga mothers, yung mga overage, wala na. Pero, kung si Chris Tiffany naman, pwede tayong sumugal, kasi baka mamaya, since nahuli sila sa kanilang meeting, baka mamaya magpanalo sila ng ano, no? Nung mother, or overage na, basta, para lang makawala sa issue na yon, di ba? Sabi ni Willie Manawag, if Halo is no longer the owner, then let's send Alexi. Yun. Yun, for Chris Tiffany Hanson. Pero si Chris Tiffany Hanson, as of napasok siya sa akin top 5, iba talaga yung ganda niya talaga. Sobrang ganda. Kumbaga, pag nakita mo si Chris Tiffany Hanson, may ano siya eh, yung mata niya parang may kulam, tititigan ka niya. Parang ang galing niya makapag-eye contact. Ganun. So, ito yung mga nakikita ko for Christy McGarry, maganda rin si Christy McGarry, talaga matangkad, tapos sexy talaga, magaling sa communication skills, pero nagpo-fall din siya kasi nga nasa 34, 33 na si Christy McGarry. Plus, ka-prototype niya si Miss Jamaica. Nitong Miss Universe 2023, balikan nyo ha, yung pamasok sa top 20, magkahawig sila. At yung ganung beauty, napatunay na sa hindi mo ubra kasi tanggal agad, di ba? Kahit ang talitanino ni Miss Jamaica, eh, si Christy McGarry at saka si Miss Jamaica, as in magka-prototype talaga sila. Check nyo guys, even sa eyes, sa color, sa hugis ng face, tas maganda rin performance si Miss Jamaica, pero still, laglag. Sabi ni Jerry Palesco, sa finals talaga magkakaalaman and sa prelims, totoo naman talaga. Kaloy's channel, hi kuya, pageant foodie, Christy is gorgeous, pero natatabunan ng iba. She needs to step up. Oo, kailangan talaga. Pero, kahapon ba yun na naglabas siya ng photo na video ba yun, or reels? Na kulot-kulutan na yung hair niya. Ganda niya doon. Ni Christy McGarry. So, as of now, ayun talaga. Sino ba ba? Pag magpapadala tayo ng Pinay Beauty naman, si ano, pala nito? Si Laguna, kasi Pinay na Pinay Beauty talaga siya, pero ang galawan, malalatina. Pwede rin siya, kaso, andyan si Halo Universe. Siyempre, si Halo Universe, Asian siya. So, yung mukha ni Laguna, ordinary na lang sa kanya. Kaya, gandang-ganda talaga siya sa mga ano, di ba? Sa mga Latina. Even before naman, di ba? Nung pageant Panay pa lang siya, nung hindi pa sa kanya ang Miss Universe, talagang bait niya talaga yung mga Latina.
Stacy is gorgeous. Ang worry ko lang yung height niya. Oo, si Stacy din. Ito, si Stacy naman, IMG talaga si Stacy naka-design. At saka, ang mukha kasi ni Stacy talagang pang Miss Universe talaga eh. Ang talagang nag-ano lang talaga kay Stacy ay yung kanyang height. Kaya sabihin natin, ang lakas ng stage presence ni Stacy, pero hanggat andyan si Halo Universe, wala. Kasi di ba yung top 5, ang tatangkad. Walang kinuwang maliit. At saka, kung mapansin nyo, uy, thank you, Andrew SG. Ito pa, sa last edition din, napansin ko, ang Australia, si Moriah Wilson, hindi naman siya ganun kaingay. Kasi di ba, nakakita tayo ng mga interviews ni Moriah, talagang bumabalentong na talaga. Tapos, ang performance, hindi naman talaga ganun kapasabog, di ba? Natalisod pa nga ng evening gown, di ba? Kung babalikan nyo, top 10 evening gown. Pero dumare-derecho hanggang tatlo kasi nga, Betchan Organization, blonde, at saka traditional beauty queen. Kasi kung mapasin nyo, yung styling niya, makaluma na, di ba? Yung mermaid cut na dress, na gown, di ba? Di ba? Nung 2012 hanggang 2014, yan, dyan na uso yan. Pero I think very nostalgic para kay Halo Universe. Naging favorite din ata siya ng mga judges. So kahit tsaka ang performance, pasok sa tatlo. So, tapos si Shaynis naman, ang gown, makaluma na rin talaga yung ano niya, yung suot niya, di ba? Very traditional na din yung gown ni Shaynis. Pero still, siya yung nanalo. Parang, napapansin ko, talagang traditional beauty queen talaga ang dapat natin ipadala. Yung traditional beauty queen na kaya mag-survive, kaya JKN, mapa 2022 pa yan or 2023 kasi makaiba ng mukha talaga yung JKN na, I mean, yung hinahanap. Ayan. Sino ba guys? Si ano naman, si Pampanga. Sa atin, si Pampanga kasi, hindi talaga siya dito talaga, parang hindi masyado napapansin. Kasi kung mapansin nyo guys ha, yung diniscuss natin, puro foreign looking kasi half-blooded talaga, like sila Atisa, si Victoria, si Alexi. Though si Tara naman, pure Filipina naman siya. However, ang ganda kasi ni Tara, malalatina, ganyan. Tapos si Stacy, yung mga parang nagagandaan kayo sa mga ha. Pero itong si Pampanga, ang mukha ni Pampanga, Pinay din. Pero kung dito, parang okay lang naman yung beauty niya, may mas maganda sa kanya. Pero kung dadalhin mo na siya sa mga Latina, parang kaya. Kayong makipagsabayan. Kasi ngayon, ang Pampanga, palakas na ng palakas. Unlike before, nitong first presentation, di ba, parang sabi ko, parang wala naman si Cyril, ganyan. Parang natatabunan. Pero recently, nanggigigil na, parang nabus yung confidence niya nung napili siya sa Hello Glow. Kaya nung sa Kimas, dire-diretso na. By the way, tomorrow we have a activity. Bawal pa yata i-announce. Basta merong activity ulit ang Miss Universe Philippines 2024. Ayan, tapos on Monday, meron ulit kaming invitation naman sa ating Miss Eco. Ayun, Miss Eco. Muntik ka ng mga send-off ni Chantal Smith. Ayan. So tomorrow guys, ha, yung mga pupunta, I don't know, teka lang, check ka muna kung in-announce na ng MUPH kasi pag hindi pa ina-announce kung saan yung venue, bawal ako mag-announce. Check ko lang ha. MUPH. Basta may activity tomorrow. Pwede kayo yata magpunta doon kasi nasa mall naman siya. Ito pala, ito na. Okay, let's change or to April 1 PM. So ito na nga guys, sa tomorrow guys, since na-post na pala ng MUPH 30 minutes ago, meron po activity ang Miss Universe Philippines candidate sa SM Mall of Asia sa Music Hall. Yung din yun, 'di ba, yung parang malaki doon sa SM Mall of Asia. Ayun. Ayan, alauna siya. Celebrates World Earth Day in partnership with Miss Universe Philippines, yung Wuling PH, yung Wuling, ayun. So, andun yung ating mga ladies sa SM Mall of Asia tomorrow sa Music Hall. So,
kita-kita tomorrow kung pupunta kayo. Pero I don't know kung paano ang eksena nun ha, kung mala Hello Glow ba yun or more on ano lang talaga siya. More on event lang, ganyan. Kasi celebration nga na ano, Earth Day. True, sabi ni Pageant Foodie, ang dami nilang activities sa kapagod din sa mga kanay. I hope may energy pa sila sa finals. Oo, kasi di ba before ang eksena natin, kailangan pag-candidate ka sa Miss Universe Philippines, beauty, body, and brains. But ngayon, kailangan na rin talaga ng stamina. Kailangan talaga, ang aga pa lang call time nila. Kaya minsan, di ba, sabi nyo, parang pagod si gantong candidate. Ayun, wala. Yan talaga, ganyan talaga, talagang bakbakan talaga. Sabi ni Attorney Batman, Tara Valencia pa rin talaga, commercial beauty face of the universe. Eden ba, no, RJ, ang kinis-kinis ng face mo, glass skin nyo, John. Budol yan, Charis. Tara looks like Selena Gomez, Nadia Ferreira, Christine Crook, and ano, Ruiz, Soralba, versatile universal beauty, sabi ni PB. Ayan, sabi ni Ren Villa, Baguio, Taguig, last two standing ko. So, sino-sino ba ang inyong Miss Universe? Magpa-ano kaya tayo? Magpa-poll kaya tayo since, ano, since meron naman tayong mga manok. Ay, paano ba ulit yun? Lagay ko lang ha. Miss Universe Philippines 22. Mga manok edition lang to ha. Miss Universe Philippines 2024 is number one. Ati, nasabihin ko sana Quezon City. Ati sa Manalo. Ay, Manalo. Wala si Manalo. Atisa na nga lang. Atisa, number 2, Alexi. Check nyo. Ano pa? Add option, si VVB. Then, ay, wala na ba yun? Si Tara. Ay. Si Tara. Miss Universe Philippines 2024 is Atisa, Alexi, VVB. So, yan. Check nyo. Okay, mag-vote na kayo sa ating pa-poll. VVB, MUPA, sabi ni ano, Manix Henabe. Ano ba yung mga questions niya, guys? Baka masagot natin yan. Tapos, sabi ni Gerald Palesco, top 2 Atisa, VVB, top 5 Tara, McGarry, and Chris. Sabi ni Janet, between Tara, Cyril, Atisa in this era, but I complete it between Atisa and Cyril kasi same na maganda, matangkad, boss ang sarili nilang business. Win or lose, I only love 2 queens. My only best are Tara and Atisa. Only them. Sabi ni Phoebe, Willie Manawag, Tara, Atisa, VVV. Okay lang yan, Alexi. Just do your best kahit di man gusto ng iba manalo. At least ginawa mo lahat na, at hindi ka mapapay sa Q&A. Hehe, go lang. Abansi, babae. Sabi ni Lina Lopez. Sabi ni Pageant Foodie, sino yung Ate Chona sa MUPH? Ang Ate Chona po sa MUPH ay si RJ Ignacio. Charos. Meron ba? Asok na wala naman. Tsaka kung meron namang nag-Ate Chona, hindi ko isa-share. Kasi, ano, basta ganun. Bawal. Wala pa naman. Siguro yung mga miss late, mga latecomers. Sabi ni Chell TV5, Hello Sir RJ, Nothing Impossible with Alexi, my bet. Ayan, uy, ang dami na nag-vote. So, as of now, Miss Universe Philippines 2024, ang nag-vote po ay 95. So, 55% nakuha ni Atisa Manalo. Sumunod po si Victoria Velasquez Vincent, Alexi Brooks, and Tara Valencia with 11%. Pero, still had 334 ang ating viewers this afternoon. So, open na po natin yung ating, ano, to answer some of your questions. But I have a feeling that someone will emerge victorious na not under the radar. Manix Henabe, alam nyo ba, totoo yan, Manix Henabe, kasi nung 2023, di ba, si Angelic Manto, buti ko na sabihin Angeline. Si Angelic Manto kasi, nasa akin lang siya nung ano, yung mga activity, kaya ito mga activity, mga challenges, si Angelic Manto, nagko-fall lang siya mga sa top 10, pero after the prelims, talagang
ano talaga, pasabog talaga si Manto, no? Kaya after prelims, pinasok ko na siya sa aking top 5, di ba? Kumbaga, ito yung last minute talaga ng mga queens na, kumbaga, nagtotodo na talaga. Nagsashine na yung mga ganitong klase. So, tingnan natin kung sino yung mag-Angelic Manto sa edition na to. Noong 2022 ba, meron ba? Wala eh, parang siguro sa 8 Mountains, ha? Huh? Hindi natin asahan sa top 5 kasi ang top 5 ko nun, si Michelle D, Celeste, si Pauline, si CDO, at saka si Chantal. Wala sa akin si 8 Mountains. So, ayun, siya siguro yun. So, let's see, tingnan natin kung sino yung babasag sa top 5. Pero as of naman, guys, kung ano, very vocal naman din na naka-open pa rin yung top 5 sa akin, di ba? Kumbaga, sa 4 pa lang talaga ako sure. Pero may isa talagang slot pa na naka-open. Pwedeng si Stacy ang pumasok doon. Pwedeng si Cebu. Pwedeng si Chrissy McCary. Pero as of naman, pasok sa akin si Cebu. Thank you, Delcy, sa super stickers. Ayan. Ayan, so we have 128 na po yung ating ano, sumagot sa ating poll. So as of now, Atisa talaga ang nungunguna. Tapos tayo si Alexi at VBB at saka Tara. So ano ba, tapos guys, palike po ng live natin ha. By the way, nakabili ba kayo ng mga tickets nyo? Kasi wala na daw ano ha. Meron na lang ata sa general ad. Oo, si Atisa, nagugula na. Ren Villa, Chrissy for Mexico. Sino-sino ang possible na El Tocuyo Award this year? I think wala namang may El Tocuyo kasi nga, ang rumors kasi, again, rumors pa lang kasi wala pang official announcement, 25 daw ang papasok. Ganun, 25. Pero sana 16 lang, no? Pero kung tutuusin nyo, guys, kapag try nyo maglista, akala natin masikip na ang top 5 pero masikip din pala ang top 10. Talagang ano, iba-iba pa rin ang top 10. Powder Toastman, what if North California ipadala sa Mexico? What's your opinion? Sabi ko nga ngayon parang sumuko na ako for ano, for Kayla. Kasi nga parang hindi ko na siya masyado nararamdaman. Pero tingnan pa rin natin. Kasi wala pa naman yung mga important events. Like andyan yung Aqua Boracay, andyan yung prelims, andyan yung runway challenge. Ayun pa, marami pa. Tingnan natin, baka makabawi pa si Kayla. Pero as of now, baka hindi pa siya kasali sa top 10 ko. Ganun. Angas Youth Movement. Anong masasabi nyo kay Leyte, Betchanis the Sovereign? Si Angel. Actually, si Angel, ano siya, ma-appreciate siya ng mga foreigners talaga. Pero pag sa atin, ordinary beauty lang siya. Pero pag yung mga puti, ang titingin kay Angel, gandang-ganda. Kasi ang ganda, maganda naman talaga si Angel, pati yung personality. Napakabait niyan. Tapos alam mo, matalinong babae. Kasi siguro nagustuhan siya ni Sovereign. Pero pag sa atin, parang ordinary lang. Parang, may hawag siya kay ano, sino ba tong singer? Si mataas yung boses, si, basta, si Morissette, yun. Yun, kahawig niya. Pero nasa ano, mas morena lang si ano, tsaka mas payat, si Angel. Ano pa? Ano pa ba yung ano nyo? Okay. So 100, we will surely surprise this 2024 edition. Pwede. Kasi ang UK, nakaabang din ang UK. Malakas din si Christina Chok. Ang Australia, malakas din. Si Australia, kung naghahanap kayo ng malabeya na walk, parang si Australia pwede makagawa nun. Kasi yung strides ni Australia at ni Bea magkaparehas. Pero mas punido lang yung kay Bea talaga. Kasi haba rin talaga ni Miss Australia, Kimberly. RJ, is the Aqua Boracay their first judging points like scoring chuchush? Hindi. Ang Aqua Boracay parang event-event lang din siya. Pero syempre makikita natin yung mga candidates na naka-swimsuit na tsaka yung pasarela, 'di ba? So magkakaroon ulit tayo ng bagong mga prediction because of that event kasi nga
eto na, nakita na natin yung swimsuit. Kasi usually, nakikita lang natin, laging face, ganyan. Doon nagkaroon sila ng shoot, di ba, swimsuit shoot, pero iba pa rin talaga in motion. Kasi doon, mas kita natin yung pasarela ng candidate. Di ba? Uy, si Zambales, andyan pa rin, Leo. Malakas pa rin ang Zambales talaga. Baka mamaya kunin niya ng swimsuit eh. Hi, Che de la Vega. Ayan. Natawa mo nung kay ano? Sabi ni El Sench Horror Vlogs. Ayan. Yes, maaga yung live natin kasi nga marami kong gagawin. Dapat may live nga kami ni Giesel nga mamayang gabi, mga 7, pero hindi talaga kaya ng time. Tapos sabi ko, okay, pag hindi naman pwede si Giesel, tomorrow na lang ako magla-live. Nalala ko, meron pala kaming event sa MOA, ang Miss Universe Philippines candidates. So, punta kayo sa MOA, guys, ha? Doon lang naman yung sa ano, music hall. So, naka-public yun. Para ma-meet nyo rin yung mga candidates, para yung mga rumors about yung mga Ate Chona dyan sa paligid-ligid, mapatunayan nyo ba kung totoo or hindi. Tapos, mapapansin nyo ba yung vibe, kung same ba sa mga social media? Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, sa social media, talaga ang toxic talaga, ang daming mga negativity. Pero, sa personal, talagang sobrang ano lang, saya lang ng mga girls. Kaya iba yung nangyayari sa social media at iba rin sa personal. Che de la Vega, hindi. Hindi ako pupunta na ako Boracay. Tsaka na lang. Kakagaling ko rin sa Boracay last month. Oh, nung and then this month pala. Kasi umuwi ako ng 2 eh. 'Yun. So babalik ako ng Boracay baka June pa, ganyan. Basta mag-ano ako. Magta-travel ako, magta-travel sa June. Dami akong pupuntang places sa June. Kasi yung partner ko, bakasyon nila sa law school. So, maluwag ang ano. Pwede kami mag-gala-gala. Hello, Love Nimrod. First time to comment. Aloha, RJ. Greetings from Hawaii. Alam mo, dream destination ko ang Hawaii. Ang daming sponsor. Sana naman monetary prizes sa mga awardees, runners-up, and winner. Pageant foodie. Meron naman siguro. Meron yan. Tsaka ano, confident, sabi nga, confident ng ano, ang organization. Nakabili ba kayo ng ticket nyo? Sir RJ, naniniwala ka ba sa prediction ng Missology? Naniniwala naman din minsan. Pero mas accurate pa rin after the prelims. Kasi diba nung prelims last year, ang number one ng mga pages ay si Pauline. Even me, diba, number one ko si Pauline, number two ko si Michelle D. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, kahit number one ko si Pauline, halimaw talaga si Michelle. Kung matagal kayong viewers dito, diba? Kumbaga, kaya ako ni number one si Pauline nun kasi because of my heart, ganyan. Pero sabi ko, halimaw talaga si Michelle. Pero ang Missology, number one nila si Michelle D. Despite na konti lang yung tawag doon, mga special awards na nakuha ni Michelle kasi yung hinakot ni Pauline during the prelims, yun. So, accurate pa rin, di ba? Kasi may tagis pa rin magkamali, even me nga din, di ba? Nakakamali din sa mga prediction, lalo ng 2021, kay Bea, di ba? Pero nung sunod na, yun, okay na. Mel Billiones Vlogs, hi RJ, watching from Taiwan. I love Taiwan. Sarap na milk tea dyan. Ang daming pogi sa Taiwan. Oo, may closer pa. Marami pang mangyayari talaga. Yung mga favorite nyo, baka mamaya hindi na pumasok sa top 10, ganyan. Sabi ni Brian, nakita ko si Atisa sa personal, napaka-diyosa talaga. Mga diyosa talaga si Atisa Manalo. Mas diyosa lang ako, kasi channel ko to, Charis. Okay, sa poll natin, we have 194 ang votes. So, as of now, ang number one, si Atisa Manalo with 58%. Ang taas. Alexi with 18%, VBB 13%, and Tara 12%. Ayan. Kapag nakuha niyo yung best in evening and swimsuit, tas
saktuhan lang ang sure, ang Q&A sure crown. Maliit na ang percent lang yung Q&A. Totoo naman, Gerald Paliesco. Hindi naman namin ikinakacharis. Ayun, totoo lang sabi ni Gerald, talaga kailangan mo talaga makuha ang major award. Sabi nga natin, sa top 5, dalawa lang yung naglalaban talaga doon, yung may hawak ng dalawang major awards. Diba? Pero kung sabi nga natin, kung makuha ng isang candidate yung dalawang major award at sumagot lang na okay answer, uwian na. Kagaya kay Bea, wala nang palag, wala nang kawala. Ganun. Pero again, depende pa rin sa MUPH kung mag-iiba ng format. Kasi let's say for example, nagkaroon tayo ng top 5. And then for the top 5, di ba iba-iba yung mga Q&A dyan. Tapos kung magkakaroon ng top 3, I think siguro guys, ha, ganito ha, ang analysis natin, kunyari sabi natin si Alexi Brooks ay hindi siya traditional beauty queen, pero pag umapas siya ng top 5, kahit hindi siya makakuha ng major award, pero kung ang format ng Miss Universe Philippines, top 5 at babagsak ng top 3, pwede manalo si Alexi Brooks. Diba ganun? Kasi syempre, in order for you to enter the top 3, kailangan maganda talaga yung sagot mo. Sa top 5 pa lang, diba? Pero kung ganyan, top 5 na, tapos after top 5, crowning na, so wala na, di mo na mahahabol yung may nakakapit ng ano, major award. Diba? Pero pag ganun ang format, madugo talaga, no? Sana ganun din, no? Top 5 down to 3, no? Sa Q&A, ligwakan talaga yun. Talagang pag nasinok na, ay, lagot na. Ano yung risk ko sa Gerald? Ngayon lang siya ulit nagko-comment dito. Nasaan na ba? Business-wise, Atisa is the one. Mali po, Brian. Ako po, Charis. Pwede rin si sa bagay kasi. Basta, for the business side, guys, makiramdam kayo kung sino yung lagi napipili ng sponsors. Kung baga, sino yung lagi pinupost ng sponsors, i-follow nyo ang Hello Glow, Ever Belena, Villa Medica, ang Wooling, ano ba meron? Ako magkamali tayo, ang Fair Skin, ayan. Tapos as of now guys ha, kung hindi nyo alam, baka may hindi nyo alam ha, ang, wait, asan na ba yun? Wala, ang aking post. Wait lang guys ha. Ang tawag doon, Gel Life, ayun. Ang Gel Life, meron silang voting. Nagpapavote sila ha. Ang sabi dito, ay, nasa na ba yung Gel Life? Wait lang, guys. Ayan, one box ng Gel Life, one vote. Ayan, Miss Gel Life. Baka hindi kayo aware na merong voting na nangyayari sa Gel Life, ha? Currently, nangunguna ang Baguio. Pangalawa, si Atisa. Pangatlo, si... Ay, sino ba yung pangatlo? Si Chrissy McGarry. Number 4, Iloilo. Number 5, Bacoor. Number 6, Zambales. Number 7, Cebu. Number 8, Bukidnon, Pasig, at Cebu Hall. So, as of now, sa Gel Life, ang nangunguna ay si Baguio. Followed by Quezon Province. At saka si Chrissy McGarry. O, yun, baka din yung alam. So, bili na ng Gel Life. One box, one vote. Yun, online yata yun. Si Cebu, malakas talaga ang Cebu. Sherwin Jungoy, malakas talaga si Cebu. Kung bakit sa social, ang ano nyo ba ang hindi maganda kay Chris Tiffany Hanson? Kasi gugulo ako Christy, pero Christy. Ang hindi magaling kay Chris Tiffany Hanson sa social media. I don't know, hindi magaling social media manager niya. Parang ang konti lang ng post, ganyan. Tapos bihira sila mag-repost. So si Chris Tiffany Hanson, ang hina niya sa social media. Pero sa personal, malakas. Eh, ang social media, andyan ng mga tao, andyan ng basis nila, di ba? Kagaya nyo, di ba? Nanonood kayo dito. Ayun. Kaya siya hindi masyadong maramdaman kasi nga, hindi magaling ang social media manager. Kailangan nyo talagang magpo-post. Kita nyo, pag pumunta kayo sa social media ni Chris Tiffany Hanson, ang boring. Walang masyadong post. Oh? Ang boring. Tapos bihira sila mag-repost. Oh, ayun lang. Sana ano, sana mapantayan yung lakas si Chris Tiffany Hanson sa personal at saka ng social media.
True, pasok talaga si Cebu. As of na, pasok sa akin si Cebu sa top 5. Big Kapaliha, excited ako sa Q&A sa final coronation. Dito ang totoong bardagulan. Lawrence, sa Avon, RJ, sino kabog sa'yo? Sa Avon? Ang Avon kasi, meron na pilang Avon na. Meron. Sino ba napili? Basta si Atisa ang nandoon, wala. Si Tara. Sino ba bang nasa Avon? Wait lang. May napili na, si Vivi Windy napili doon sa Avon. Sino ba? Ito ang napili sa Avon. Si, tama ba? In confidence because our mission was going to deserve nothing less. Basta andito, ang pinost kasi ng Avon noon, si Miss Bulacan, si Atisa, si Tara, si Miss Manila, at saka si Miss Davao. Ayun. Embrace, Stacy, ganyan. Sabi ni Brownie Pinoy, it's safest to send Atisa because she is a traditional beauty queen with good communication skills and good advocacy. She is the complete package. So, ang maganda rin, isa pa sa nakita ko maganda sa mga aking mga top four, I mean, mga manok ko, si Atisa, si Alexi, si Tara, si VBB, lahat yung manok na yan, pag nakita yun sa personal, abot siya ng tao. Meaning to say, parang hindi kayo may yan lapitan, ganyan, relatable, yun. Even naman si, ano, si Cebu talaga. Pero alanganin pa rin ako kay Cebu kasi nga, ang daming nakaabang. May balita ba kung saan ang prelims? I think sa Okada, kasi noong 2022 Okada, 2023 Okada, so baka ngayon Okada pa din. Ay, hindi, for the national costume, hindi ko pa talaga alam. Tsaka kung alam ko, bawal din sabihin. Natin sila. Ayan, so as of now, we have 237 votes. So, as of na Atisa pa rin nangunguna. Sunod si, with 58% ng vote, ang taas. Next, si Alexi Brooks, 16%. Si VVV with 14% and Tara with 12%. So, Atisa, ano nangunguna. Though, ano ha, nagtampo sa akin ang mga fans ni, ano, ni Victoria, ni Alexi, at saka ni Atisa kasi nga, hindi ko na isama si yung tatlo sa akin tourism video. Alam niyo may reason, di ba? Yun. Basta, iba kasi yung basis ko talaga pag tourism video. At least alam niyo na ano, lahat ng mga candidates pinapalood ko, di ba? So, hindi lang ako kusin yung frontrunners, ano yung pinapalood natin, lahat. Kasi lahat naman sila candidates. Huwag lang tayo mag-focus sa mga frontrunners. Pero again, ang tourism video, wala naman siyang bearing. Ayun. Meron, Loca Ever, meron silang ano, provincial tour. Andun sila sa Boracay. Sa ano, basta sa Boracay, diba, ako di Boracay. Tapos, siguro, eto guys, hindi pa sure. Again, hindi pa sure. Baka sa Mindanao gaganapin ng ano, national costume. Baka lang. Ewan ko ba, sino nagsabi sa akin? Baka lang. Hindi ako sure kung sa Mindanao talaga. Kasi before, nasa Visayas, di ba? Ano ba ba? May mga questions pa ba kayo? Okay naman, Gaisel, na shock ako, ha? So ako sa tourism, but is your channel opinion and title kaso? Walang niya, kasi Gaisel. Hindi naman. Ang ano naman, I mean, sa score. Ang tourism video naman, ano siya, syempre, ipopromote mo yung province mo, yun ang bearing nun. Pero yung, ano, yung, para makapasok ng top 5, hindi naman. Yun. Para yung bearing niya na, parang ini-invite kayo ng mga candidates na bisitahin yung place na nire-represent nila, di ba? Kung ano ba meron sa kanila. So, kaya nga tourism video. So, ang mag-benefit doon ay yung ano, yung place na nire-represent nila. So, yun. Kumbaga, sabi ko, pag pumili akong tourism video, kailangan talaga plakado. At saka, syempre, makukonvince ako na pumunta sa place nila, di ba?
Syempre lugi na talaga dyan yung mga lugar na walang white beach, walang mountains. Di ba? Lugi na. Kasi aminin naman sa hindi, parang babakasyon kayo, gusto nyo talaga sa mga dagat at bundok. Huwag nyo akong kinikemi dyan. Kasi kung pagkain, sa mall, maraming pagkain. Pero syempre, iba pa rin yung mga authentic. Ayun, ang beauty ni Alexi ay hindi bibenta sa J&Ira dahil di gaya ng habila. Sabi ni Kaiser Fuentebella, ayan, sabi nila, basta, Lachancor Tissues says, masyado pang maaga, antayin natin ang prelims, baka mamaya maligwak ang frontrunners at ipasok ang mga underdogs. I think hindi, masyado masikip. Ayan, so, sino mo ba? Brain package, Chrissy, Tara, manalaman talaga si Sid. So, yun lang guys. Thank you so much sa ano pa, Super Seekers. Ay, by the way, i-reveal ko rin yung analysis dito sa ating poll. So, Miss Universe Philippines 2024 is Atisa Manalo with 59%. Tapos, sunod si Alexi Brooks, sunod si VVB, at si Tara Valencia. So, as of now, sobrang taas ang nakuha ni Atisa kasi 59%. So, more than half. Yun. So, thank you so much kahit katanghali. Ang daya rin palang nanonood. Ayun. So, ayun lang. Tapos na tayo. Ayun. So, ayun lang guys. Thank you so much sa lahat na nanonood this afternoon. And then, tomorrow, kita-kita tayo kung pupunta kayo sa MOA, ha? Kung pupunta kayo para makita yung mga beauty queens, ayan. Ano, pagkakataon nyo na rin yung para ma-meet din sila. Hindi naman sila yung mga, ano, mga islabera, mababait yung mga candidates this year sa Miss Universe Philippines. What else? Ano ba? Sa Monday naman, ando naman kami sa Estancia for the send-off ni Chantal. Yun, daming ganap. So, I think sa Tuesday na kami magla-live ni Geisa Ortega ng gabi. So, tapos sa Aqua Boracay, naku, yung mga nasa Boracay noon, ano, swerte nyo. Pwede kayo makapanood kasi parang nag-offer sila ng buffet for 1,000 pesos. So, parang doon ka, pwede kayo makapanood na, ano, ng swimsuit. Na swimsuit show. Yun lang guys. Thank you so much and good night, good afternoon, good morning. Bye.